Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay maraming mga inilalagay sa inyo pong main door. Alam niyo po ba mga bossing ko sa inyo pong main door, ito po ay napakahalaga dahil diyan po kayo naglalabas-masok. Tanong ko lamang po mga bossing, saan po ba kayo madalas lumalabas, sa likod o sa harapan ng inyong tahanan? Mainam po ay sa harapan ng inyong tahanan. At alam niyo po ba yung mga mabibisang mga pampaswerte na dapat po isinasabit natin sa ating pong main door para dire-diretso po ang pasok ng swerte. Wala po mga maging balakid kasi ang hirap po niyan kapag kayo walang mga nilalagay po dyan. Kung kayo po ay may didikit sa inyong negative, pag kayo pumasok sa loob ng inyong tahanan, hindi pasok na lang ng pasok ang mga negative. Ngayon po, mainam na meron kayong pangharang. Para halimbawa, may dumikit sa inyong negative, matik po yan ay natataboy po yan at hindi nakakapasok sa loob ng inyong tahanan kapag meron kayong mga napakaswerteng nakasabit sa inyong pong main door. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ito mga pamamaraan, ay subukan nyo pong magsabit po nito. Ito po yung napakasimple lang na aking tuturo pero ito po yung napaka-epektibo. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga ito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay maraming mga nakasabit sa inyo pong main door. Alam niyo po ba mga bossing ko na napakainam na ang inyo pong main door ay malinis? Alam niyo po ba kung ano po ang mga magagandang panlinis po dyan mga bossing? Kahit once a month or kaya kahit mga half a year, gawin niyo po ito. Ito po ay proven na napakaswerte. Kailangan lamang po ninyo mga bossing ko na magpakulo ng daon ng laurel. Halimbawa ay ganito, kumuha po kayo ng isang stainless na kaldero. At pagkatapos, lagyan nyo po ito ng mga kalahating tubig. At pagkatapos mga bossing, ay maglagay po kayo ng mga durog na daon ng laurel kapag napansin nyo na mainit na ang tubig. Ganun po lagi mga bossing. Kailangan, bago nyo ilagay yung pampaswerte po natin sa tubig, kailangan mainit na po ito. Pero hindi pa ito nakakulo. Kailangan nandun sa tipong painit na po siya. Kaya, kung kayo po ay magagawa ng mga ganyan, mga pakuluan na ganyan, hindi nyo rin po ito dapat tinatakluban. Hayaan siyang kusang kukulo ng pinakamahina lang po ang sindi. Ngayon po mga bossing, kapag po yan inailagay nyo na, yung ating durog na dahon ng laurel, anuhan nyo po yan, kumbaga antabayanan nyo, unang kulo, i-off nyo na po inyo pong kalan. Basta huwag nyo itong tatakluban. Kapag po yan ay okay na, asya, ang gawin nyo po, habang mainit-init pa yan, magbuhos na po kayo doon sa inyo pong pintuan. Kung may screen po yan, sa may screen. Kung wala naman po kayong screen, ito po sa may main door, ibuhos nyo po yan. Yung habang na mainit-init pa. Pagkatapos, kapag naman po yung tipo na mismong pintuan lamang po ang meron po kayo, bukod po doon sa main door, kailangan yung mismong pintuan, meron kang basahan na pamunas po dyan. Yun po yung ipampupunas nyo pong magaling, punasan nyo mabuti. Yung mismong hamba, pintuan, yun po yung inyo pong gagawin. Pagka pintuan lang talaga at wala siyang screen. Pero kung may screen naman po siya mga bossing, mula doon sa taas, magbubuhos lang ganyan. Babrasin nyo po ito, brasin nyo mabuti para makapasok lahat yung kung ano man yung mga swerteng ito mga bossing. At pagkatapos mga bossing, ay di ganun na nga po. Pag po ito ay nalinisan nyo na, hayaan nyo po siyang kusang matuyo. Basta pinagpakuluan lamang po ng daon ng laurel, huwag nyo po itong lalagyan ng asin ha. Kasi syempre, lalagpak po ito sa sahig. Bawal po yan, negative po yan. Pagkatapos ito mga bossing, lagyan nyo po ito ng sa isang plastic na kulay pula or kaya green or kaya po ay gold. Maglagay po kayo ng konting asin, tapos pito na bawang. Tapos pwede nyo rin po itong lagyan ng pito na bulak. Magtapos isabit nyo po siya dyan. Kung ito po ay hindi nyo pa nagawa itong bagong taon, subukan nyo gawin po ito ngayon. Baka po kayo pinanghihinaan na kaagad ng loob. Sabihin nyo tapos na naman ang mga bagong taon. Ako mga bossing, huwag nyo po sabihin po yan. Dahil mahaba pa ang tatahakin po natin ng buong taon. Kaya habang may buhay may pag-asa, subukan nyo po itong gawin. Kung ito ay naging abalakan ng mga bagong taon at kayo po ay hindi nakapag-imis ng ganyan, hindi nyo po yan naisabit, wala kayong ginawang ganyan, subukan nyo po yan para mag-flow sa inyo ang kaswertehan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan, aba mga bossing, subukan nyo po yan gawin. Proven po yan na napakaswerte. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.